Okay, so sana tayo ngayon, dito na tayo. Ito na yung process. So, ito na yung process. Set the value of age from the difference of current year and birth year. So, dyan na tayo sa step 8 sa checklist natin. So, paano natin gagawin? Iseset na natin yung value nito. Nakita nyo si birth year, pagka-set dito, 0 kanina pero sinet siya ulit dito. Si name naman, walang laman kanina pero sinet siya dito sa set values. So, ngayon naman, process na. So, ano yung magiging value ni age? Okay, di ba? Based dun sa algo, ang value niya is from the difference of CY and BY. So, ang gagawin natin, simple, mathematics. So, age is equals to, ang ginagawa sa programming, parang nag-write ka ng formula. Ganun po. So, CY, so current year, minus birth year. So, ito. Si birth year, ano na bang laman ni birth year ngayon? Siyempre, yung ni-write natin galing dun sa console, yung ni-write natin as user input. And then, si current year, may laman na siya. So, kunyari, ang ni-write natin is 1999. So, ang magiging value nito is 1,999 and then dito 2,000, tapos yun yung i-minus niya, tapos yun yung magiging value ni age. So, ito na yung process. Yan yung process. Ito, si 8, so, dito na siya. Masira yata yung ano. So, ito. Ito, dito na siya. Tapos, ito, ito. Yung process na to. Sa 8. Age is equals to CY minus BY. Ito. Dito na siya sa step 8 ng ano natin. Checklist natin. Or, yan yung algorithm. Checklist natin. So, the last is, i-display daw. So, meron yung format of paano siya i-display. Sabi, ganito yung sabi niya. Hello, name, your age, is age. So, i-copy ko to. Tapos, gagawa ko ng comment dito. Output. Yan, output. And then, i-copy natin yan. So, ganyan daw dapat yung i-output natin. So, paano natin gagawin yan? Di po ba output is write line? Ang input is read line. Input, read line. Mga read line, yan yung input. So, output na tayo. So, console dot write line. I-write natin dun sa console output. So, string. String siya. So, kasi series of characters. So, sabi niya, hello. So, gagawin muna natin, type tayo ng hello. Tapos, lagyan natin ng space. Tapos, labas tayo konti. Kasi, yung name is galing na po dito. Itong name na to. Itong name na to, galing na po siya dito sa variable na yan. So, i-concatenate natin. Concatenate means idudugtong natin. So, plus. Lagay tayo ng plus. Meaning, ibig sabihin, idudugtong. Idudugtong. Hindi ito nyo iti-take as mathematical process kasi string naman siya. Hindi siya real numbers. Text siya. So, ang gagawin niya is idudugtong lang niya. So, kasi si name, string din yan eh. String din si name. So, idudugtong mo lang yung name. Walang problema, walang error kasi parehas naman silang string. So, ang gagawin niya, i-ano lang niya, idudugtong lang niya yung variable na name, kung ano yung laman niya, dito sa hello. And then, magdudugtong ulit tayo, so plus, magdudugtong tayo ng your age is na string. So, dudugtong tayo. Yan, double quote, dudugtong tayo your age is. And then, dito, lagyan natin ng space. Para hindi dumikit yung name dyan. Saka dito naman sa dulo, lagyan natin yung space. Your age is age daw na variable, which is eto. Ngayon, problema na naman to. Kasi si age, sinasabi niya, int siya. Int siya, di ba? Age, int siya. Tapos, gagawin niya, parang may mathematical computation to. Kasi, ano to eh, integer to eh, real number. Tapos, ang gagawin niya, mag-i-error siya kasi pag inad mo tong age, int at saka yung string, eh hindi naman to ano, hindi naman to int. So hindi niya dapat hindi niya i-accept as mathematical computation kasi dapat si age dapat hindi dapat string lang siya. So anong gagawin natin? So i-convert natin yung age into string. Baliktad na naman kanina yung birth year na galing sa ano, galing sa console, string kinonvert natin sa int. Bali yung string na convert sa int. Ngayon naman ang int na si age i-convert natin to string. So madali lang siya. I-type mo lang yung variable dyan. So, si age type natin and then dot to string. Madali yung ano niya. Madali lang yung conversion niya. Lagyan mo lang ng dot to string function. Nasa C-sharp na po to. So, hindi nyo po kailangan memorize to ah. Hindi nyo kailangan memorize. Nasa C-sharp po to. Yung kadalasan na pinamemorya ko sa inyo, ito, mga data types lang.
Okay, so ito na yung ano natin. Ito na yung pinaka-finished product natin. Galing dun sa ito, galing sa checklist natin. Sige, dadissect natin siya. Dadissect natin. Ito na yung magiging checklist natin. Okay, si number 1, declare a value. Galiya, ano ko muna yan. Sabi ni number 1, declare a value, declare a variable for input name. So, ang ginawa natin, nag-declare tayo dito. Okay, check siya. Then, number 2, declare a variable for birth year. Okay, check. And then, number 3, declare a variable for age. Check. Meron. Declare a variable for CY and set the value to 2020. Check. Meron. And then, sabi dito, set the name value from user input. Okay, eto. Name is equal to console.readline. User input to. Check. And then, number 6, is set by a DY value from the user input. So, meaning, birth year value is set natin from the user input. So, dito, check. Na-convert natin yung galing sa console. Eto, check. Meron tayo nyan. Litang kong konti ah. Yan. Meron tayo nyan. And then, number 8, skip natin to. Kasi okay na to eh. Nasa number 4 na siya. Set natin to. Skip natin yan. Eto, set natin yung value ng age. Eto yung process na. Set natin yung value ng age from the difference of current year and birth year. So, dito yan. Check. Okay. Nasa checklist number 8 na tayo. Check. Meron tayo. Mathematical computation yan. And then, nasa number 9, display output. Okay. Eto na yung last. So, meron na tayo dito. Display natin yung output. Check lahat yung checklist natin. So, yun. Ini-encourage ko kayo na gumawa ng ganito kapag may program tayo na gagawin. Pwede tayong ano, pwede tayong gumawa ng kahit anong program na nasa isip natin, yung simple lang, tapos gumawa tayo ng algorithm na ganito. Kumbaga, kasi ito yung pinaka ano natin eh, checklist. Pwede rin kayong gumawa ng ganito, pero mas maganda pag ito na lang, checklist na lang yung gagawin para ma-check natin, ma-compare natin dun sa code natin. Pagkatapos natin ano, at the same time, yun yung susundan natin kung paano, magiging guide natin kung paano tayo mag-umpisa, kung paano tayo mag-uumpisa, at hanggang sa matatapos yung code natin. So, eto na yun. Ganito lang po kasimple. Hindi po tayo mag-code agad, kundi gagawa po muna tayo ng ganito, algorithm. So, simple lang naman siya ng algorithm. Hindi mo na kailangan na yung para pang professional na algorithm. Hindi mo na kailangan yun. Ang importante is, meron kang ganito. Kapag marunong ka naman, kapag talagang magaling ka na mag-program, hindi mo na kailangan to eh. Hindi mo na kailangan to. Bale, nasa ulo mo na lang yun. Baga, na concept na lang yun. Kasi ito concept to, ito yung concept na sinasabi. So yan, pagka na-conceptualize na siya, saka mo na siya isasalin sa code. So yan yung maging checklist. Since tapos na yung checklist natin, so ito na yung naging finished product natin. Bago kung lahat, huwag natin kalimutan na tawagin yung console.readline para mag-freeze sandali or mag-freeze yung console natin. Kasi kapag wala to, naka-close agad yung console, hindi natin nakikita to. Hindi natin nakikita yung output, automatic naka-close na yung console. So, kailangan to para mag-freeze yung console. So, ang gagawin natin is, punta tayo sa button dito, start. Itong start na to, start button. Click lang natin siya. Yan. So, ang mangyayari, eto na. Yan, nag-run na yung program. Sandali ah. Isiset ko muna yung console. Gagawin kong green font para mas kita. Tapos, yan, black background. And then, yung font niya is malaki konti. Tama na siguro yun. Okay, yan. Para mas kitang-kita. Okay, ulit. Yan. Enter, please enter your name. So, ang nangyari, nag-output agad tayo. Una, ang ginawa ng program is nag-declare siya. So, alam na niya na may ganito sa program. Alam na niya na may ganito. So, bakit nag-freeze siya? Kasi dito siya nag-freeze. Kasi isiset na natin yung pangalan ng name. So, dito sa taas, pinasulat natin yung program na please enter your name para hindi naman blank lang. Mas maganda yung may nakikita yung user. Kasi hindi alam kung anong gagawin ng user, ano yung lalagay na dyan. So, nilagyan natin ng legend, which is ito. Please enter your name. Tapos, maghihintay siya.
hihintayin niya kung ano yung na-input mo doon kasi ilalagay niya dito. Yan, kaya naghihintay yung program. Hindi pa siya nag-output ng hello. Hindi pa kasi nandito pa siya sa part na to. Yan. Yan. Okay. Sige. Tapos, ang mayayari, lalagyan natin ng, kunyari, ang lalagay ko pangalan ay Kuya Kuya. Yan. Kuya. Kuya M. Yan. Tapos, enter ko. Pagka-enter kong ganyan, ibig sabihin, eto si name, may laman na to. Mamaya, i-debug ko to para makita nyo kung paano tumatakbo yung program behind the scenes. Kasi eto, ano lang eh, nakita natin dito, automatic output na. Parang talagang user na lang tayo, hindi tayo developer. Kasi nakita natin tong console na to, parang user tayo. Sabi niya, nandito naman tayo sa part na to, sabi niya, enter your birth year. So, lalagay ko. For example, 1999, kunyari, bata pa ako. Yan. So, pag-enter ko na ito, pag na-enter ko to, ang gagawin niya is eto. And then, rekta na siya dito. Rekta na siya sa console. Ang gagawin niya, pagka na-enter ko to, dito siya. And then, dito na siya. Yan. Pag-enter kong ganyan, yan. Hello, Kuya M. Your age is 21. Ito yung finished product natin.